ดีนะ welcome sa ABS CBN sa inilabas na vlog ng kilalang talent manager na si OG Diaz, nasabi niya na mayroon siyang hawak na listahan ng mga dating ABS-CBN talents at staff na hindi na makakabalik pa sa ipinasarang network. Ngayong nag-file si Senate President Tito Soto ng bill upang mabigyang muli ng bagong prangkisa ang ABS-CBN, at sinang-ayuna naman ito ni Batangas Representative Vilma Santos, nalalapit na rin ang pagbabalik sa free TV ng nasabing network. Nagbanggit din ng ilang hints at clues ang talent manager sa mga rason kung bakit hindi na sila muling makakatapak pa sa istasyon. Iyong mga artista na lumipat sa ibang network na walang pahintulot, mga artistang nanatiling tahimik habang nasa issue ng pagdinig at franchise ng Kongreso, yaong gumawa ng mainit na mga komento laban sa network, at isang artista na kampi sa mababang kapulungan. Makakabalik pa kaya ang mga artistang piniling lisanin ang ABS-CBN? Alamin natin kung sino-sino ang mga napapabalitang hindi na muling tatanggapin ng ABS-CBN sakaling mabigyan ito ng bagong prangkisa. Top 8, Daryl Ong. Matatandaan na noong isang taon, malaking issue ang inabangan ng mga tao dahil sa napipintong pagsasara ng ABS-CBN, at isa sa mga nagkomento ukol dito ay ang singer na si Daryl Ong. Ang usapin sa signature campaign na naglalayong suportahan ang pagpapatigil sa pagpapasara nito ang naglagay kay Daryl sa isang alanganing posisyon. Nagbitiw kasi ang singer ng kanyang opinyon, kausap ang kaibigan si Bugoy Drilon, at sinabing hindi maaabot ang nakatakdang petsa sa signature campaign na isinagawa para sa network. Nang makaabot ito sa mga opisyales ng ABS-CBN, lumabas na mahina ang kumpiyansa ni Daryl sa pakikipaglaban ng network para sa kanilang prangkisa. Sa mga nabitiw ang salita ni Daryl at Bugoy sa kanilang pag-uusap, sinabihan sila ng kanilang manager na hindi na sila muling makakatapak pa sa ABS-CBN. Naglabas ng saloobin sa kanyang vlog si Daryl at inere ang kanyang panig ukol sa pangyayari. Isang source naman ang nagsabi na may mga masasakit din na mga salita ang nasabi ng singer. Itinanggi naman ng ABS-CBN na band na si Daryl at tampo ng di umano ang naramdaman nila sa nasabi nito. Ayon sa nasulat na balita, hindi mahirap kay Daryl na maayos ang gusot na ito dahil may kamag-anak itong business unit head ng isang content provider division sa network. Noong nakaraang buwan lamang ay muling nakita si Bugoy sa It Showtime. Ang tanong, si Daryl kaya ay masisilayan pa sa network? Top 7, Beauty Gonzales. May usap-usapan noon na matapos ang soap na ginawa ni Beauty Gonzales sa TV5 ay magbabalik ang pamilya na ito. Inamin ang aktres sa isang press con noon na may communication pa rin siya sa mga taga-ABS-CBN. Sinabi ni Beauty na nagpaalam ito sa management para sa gagawin niyang proyekto sa ibang istasyon. Ayon kay Beauty, may nakalaan na proyekto sa kanya sa pagbabalik nito matapos ang kanyang mga soap sa TV5. Subalit sa ipinakitang teaser ng viral series ng RCD Narratives na isang ABS-CBN TV production unit, mukhang hindi pa makakabalik si Beauty sa nasabing network. Matapos kasi nitong gawin ang seryeng I Got You, nasundan pa ito ng Paano ang Pasko na nagkaroon ng Book 2, ang Paano ang Pangako. Sa ngayon, nakakatatlong proyekto na si Beauty sa TV5 at Bright Light Productions ni Albie Benitez. Nababalita kasing si Christopher De Leon naman ang makakasama ni Beauty sa bago nitong proyekto. 12 years naging kapamilya si Beauty at nagsimula sa reality show na Pinoy Big Brother Teen Edition Plus, kung saan siya nanalong 4th Big Placer. Buong tapang na sinabi ni Beauty noon na kapamilya siya by heart and spirit. Ang tanong na lamang ng marami, sakaling magtuloy-tuloy ang mga proyekto nito sa ibang network, makakabalik pa kaya siya sa ABS-CBN? Top 6, Billy Crawford. Isa si Billy sa mga nagpahayag na kanyang suporta sa ABS-CBN, ngunit nagpa siyang lisanin ang kanyang pangalawang tahanan dahil kailangan nitong buhayin ang kanyang pamilya. Subalit kaliwat kanan ang pambabatikos na kanyang inabot sa mga netizens. Malaki ang naging pasasalamat nito sa Bright Light Productions at TV5 dahil nabigyan siya ng trabaho sa gitna ng malaking problema ng bansa. Kinailangan ni Billy na maghanap ng bagong pagkakakitaan nang magsimula ang issue sa buong bansa dahil nawala na siya ng trabaho. Nadagdag pa dito ang hindi pagbibigay ng prangkisa sa network
na mas nagpahirap sa mga empleyado ng ABS-CBN. Dumating din sa punto na muntik na nilang iwan ang Pilipinas dahil hindi na niya magagawang buhayin pa ang kanyang pamilya. Subalit nadadawit ang pangalan ni Billy na isa di umano sa mga hindi na makakabalik sa ABS-CBN sakaling mabigyan ng prangkisa ang network. Ayon nga sa vlog ni OG Diaz, ang hindi na makakabalik sa network ay nagsisimula ang pangalan sa letrang B at mabilis na ipinagpalagay ng mga netizens na si Billy nga ito. Nabalita kasi noon na nag-iimbita di umano si Billy ng ibang mga kapamilya na natili sa istasyon na lumipat sa ibang bakod. Top 5, Piolo Pascual. Isa si Piolo sa pinakamatagal na naging talent ng ABS-CBN. Buong buhay artista ni Piolo ay inilaan niya sa nasabing network kung saan nakapagbigay sa kanya ng malaking pagkakakilala sa kanyang pangalan at mga proyekto. Subalit ang paglipat ni Piolo sa TV5 at paggawa ng isang noontime show na katapat ng Sunday show nito noon ay naglagay nga ba kay Piolo sa alanganing posisyon upang hindi na muling makabalik sa ABS-CBN? Maaalala na sumama si Piolo sa kilalang direktor, producer, talent manager at former chairman emeritus ng Star Magic na si Johnny Manahan para lumipat sa TV5. Ipinaliwanag naman ni Mr. M na matagal nang walang kontrata si Piolo at tumatayo na lamang itong isang free agent. Subalit ngayong kansilado na rin ang ginawa nilang noontime show na ipinangtapat sa ASAP, ano na nga ba ang magiging lagay ni Piolo? Nababalitang babalik di umano si Piolo sa Channel 2, ngunit wala pang kumpirmasyon ukol dito. Ayon naman kay Mr. M, sa naging pag-uusap kasama ang business tycoon at nagpapalakad ng TV5 na si Manny Pangilinan, gusto nilang i-absorb si Piolo sa kanilang network. Aniya, kung hindi na makayanan ni Albie, willing ang TV5 na saluhin si Piolo dahil gusto ito ng network. Maaari rin siyang mag-produce tulad ng sinabi ni Manny Pangilinan at tiniyak din ni Mr. M na makakakuha sila ng proyekto mula sa TV5. Top 4, Julia Barreto. Matagal naging talent ng Star Magic si Julia. Simula nang pumasok ito sa pag-aartista, kasama na ng dalaga ang talent management arm ng ABS-CBN na nagbigay sa kanya ng ilang mga proyekto. Subalit nang ipasara ang ABS-CBN at dahil sa krisis sa bansa, lumipat ito sa poder ng Viva Artist Agency. Sa paglipat nito sa Viva, hindi pa muling nasisilayan si Julia sa kahit na anong bagong proyekto ng ABS-CBN. Kung noon na nahihirapan ng ABS-CBN na paangatin ang karera ni Julia, paano pa kaya ngayon na hindi na Star Magic ang may hawak sa kanyang career? Marami ang naghihintay sa pagbabalik ni Julia dahil sa kabila ng mga negatibong komentong nakuha nito tungkol sa pinagdaanan nilang issue ni Gerald, nais malaman ng mga netizens kung paano ito makakabalik sa pag-arte. 5 taon ang kontratang pinirmahan ni Julia sa Viva, subalit ni isang proyekto ay wala pa itong nagagawa. Naging negatibo man ang tingin ng mga tao sa aktres, marami naman ang umaasa sa pagbabalik nito sa pag-arte. Para sa Viva, si Julia ay isang malaking bituin at inaasahan nilang gawing mas malaking bituin sa ilalim ng kanilang dalubhasang pangangalaga. Top 3, Pokwang. 15 taon naging tahanan ni Pokwang ang ABS-CBN. Nagsimula ito sa Clown in a Million noong 2004 kung saan siya ay tinanghal na grand winner. Simula noon, nakilala siya sa larangan ng pagpapatawa at dumami rin ang mga proyektong kanyang nagawa. Nang ipasara ang ABS-CBN kasabay ng krisis sa bansa, kinailangan ni Pokwang ng pagkakakitaan para sa kanyang pamilya. Mabigyan ng pagkakataon ng komedyante na makasama sa roster of stars ng APT Entertainment, nagkaroon ito ng mga proyekto. Isang morning talk show at game show ang ginawa nito sa ilalim ng kanyang bagong tahanan, ang TV5. Subalit nagtapos ang talk show at game show na lamang ang natira kay Pokwang. Sa ngayon, patuloy pa rin ang airing ng game show nila ni Jose Manalo. Maliban dito, nakatakda rin siyang mapasama sa bagong TV show ng TV5 na Wanted ang serye. Marami naghihintay kung ano pa ang nakalaan kay Pokwang ngayong wala na ito sa ABS-CBN. Top 2, Maha Salvador. Isang aktres na si Maha Salvador sa mga nagdesisyon na lisanin ang ABS-CBN at Star Magic. Sumama kasi ito sa kanyang tatay-tataya na si Mr. M sa paglipat sa TV5 at ginawa ang Sunday Variety Show na katapat ng ASAP. Ang rason ng dalaga na iwan ng ABS-CBN,
hindi nito mahindi ang si Mr. M sa pakiusap na sumama sa kanyang paglipat. Naging tagumpay naman si Maha dahil umere ang variety show na ito, subalit hindi ito nagtagal sa ipinangakong 2 seasons o 6 na buwan. Ngayong wala na sa ere ang Sunday Noontime Live, wala na rin proyektong pinagkakaabalahan si Maha. At dahil natapos na rin ang kontrata nito sa Star Magic, wala na rin nagmamanage sa kanyang career. Nito lamang nakaraang araw ay lumabas ang balitang nagtayo ng sariling talent management company ang aktres. Itinayo ni Maha ang Crown Artist Management dahil pakiramdam niya na panahon na para i-manage niya ang kanyang sarili. Mula nang maging freelancer si Maha noong nakaraang taon, sinabi ni Mr. M na mayroong nakalaang proyekto ang TV5 para sa aktres. Top 1, Bea Alonzo. Mula pa noong 15 years old si Bea, ABS-CBN at Star Magic na ang nangalaga sa kanyang karera. Dahil sa pagsasara ng ABS-CBN, nalimitahan na rin ang mga proyektong naibigay sa aktres, kaya naman nagdesisyon itong lumipat sa poder ng isa pang kilalang talent manager na si Shirley Kwan. Sa paglipat na ito, nakatakdang gawin ni Bea ang isang pelikulang unang pagtatambala nila ni Alden Richards sa ilalim ng GMA Films at Viva. Nakatakda rin sanang gumawa ng isang soap si Bea. Gagawin dapat ni Bea ang proyekto kasama si Richard Gutierrez at Rafael Rosell sa ABS-CBN. Subalit nag-back out ito dahil sa krisis sa bansa. Tuloy naman ang paggawa sa nasabing soap ngunit hindi na si Bea ang magiging lead actress nito. Gayunpaman, dahil naipangako na noon at hindi lang natuloy, gagawin pa rin ni Bea ang reunion movie nito kasama si John Lloyd Cruz sa ilalim ng Star Cinema. Kinumpirma ito ng direktor na si Kathy Garcia Molina na unang nagdirekto na Bea at John Lloyd bilang Popoy at Basha. Sa ngayon, mga pelikula pa lamang ang nakatakdang gawin ni Bea at wala pang balita sa susunod na soap na kanyang pagbibidahan.